Mapagpalang araw sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kahit saan mang dako kayo ng mundo naroroon ngayon. Welcome sa ating munting channel. Ako si Babaylan sa makabagong panahon. Alam naman natin na maraming uri ang mga kulam at barang at sa bawat klase nito ay may kanya-kanyang epekto sa katawan ng biktima. Kaya sa video kong ito ay tatalakayin natin kung ano ang mga orasyong gamot uko sa iba't ibang uri ng epekto ng kulam o barang. Pero bago tayo magpapatuloy, kung ngayon ka lang napadaan sa ating munting channel at gusto mo ang mga ganitong usapin, ay pindutin lamang ang subscribe button at notification bell icon upang lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Orasyong gamot sa iba't ibang uri ng epekto ng kulam o barang. Kung ang pasyente ay nasisiraan ng bait dahil sa kinulam, binarang o ginayuma, ito ang panggamot at pangontra. Kung ang inyong pasyente ay biktima sa nabanggit ko sa itaas, ay sa walang pagdadalawang isip, usalin ang orasyon ito sa isip ng 3 beses at ihihip din ito ng 3 beses sa toktok ng pasyente at sa 1 basong tubig at ipaiinom sa pasyente. Gawin ito araw-araw hanggang sa gumaling ang inyong pasyente. Narito ang orasyon. Aksa jaka jala, aksa haza haksa, alazaka jaksa. Aksa jaka jala, aksa haza haksa, alazaka jaksa. Aksa jaka jala, aksa haza haksa, alazaka jaksa. Kung ang ginamit sa pangkulam sa pasyente ay karayom, pako o anumang pantusok, ito ang salitang gamitin. Kung sa iyong pagsusuri ay napag-alaman mo na ang iyong pasyente ay ginamitan ng karayong, pako o anumang pantusok, ay banggitin ang orasyong ito sa isip ng 3 beses ng may masidhing nais at ihihip din ito ng 3 beses sa toktok ng pasyente at sa 1 basong tubig at ipaiinom sa pasyente. Gawin ito araw-araw hanggang sa gumaling ang iyong pasyente. Narito ang mga orasyon. Juni Juwin, Manu Wogo Unam, Mi Woji Nujim. Mi Juni Juwin, Manu Wogo Unam, Mi Woji Nujim. Mi Juni Juwin, Manu Wogo Unam, Mi Woji Nujim. Ito naman ang iyong gagamitin kung ang pasyente ay biktima ng barang. Malalaman mo agad yan dahil siya ay lalabasan ng insekto sa kanyang katawan. Kailangan magamot agad ang ganitong uri ng barang dahil kadalasan ay hindi na ito magtatagal pa. Kakainin ng insekto ang mga lamang loob ng tao hanggang ito ay malagutan ng hininga agad. Banggitin ang orasyon ito sa isip ng 3 beses ng may masidhing nais. At ihihip ito sa toktok ng 3 beses at ihihip din ito sa 1 basong tubig at ipaiinom sa pasyente. At ihihip din ito sa langis at ipahid sa naapiktahang bahagi ng pasyente o sa may sugat na nilabasan ng insekto. Gawin ito araw-araw hanggang gumaling ang iyong pasyente. Narito ang orasyon. Shatihibuis, satihitas, siubihitas. Shatihibuis, satihitas, siubihitas. Shatihibuis, satihitas, siubihitas. Siguraduhin mabanggit sa isip ang orasyon ng dahan-dahan at klaro. Iwasang magkamali. Kung ang ginamit sa pangkulam sa pasyente ay katutubong pangungulam, vududal, mga nitibong kulam kanal, gamit ang bungo ng tao na may kasamang larawan ng biktima. Ito ang salitang gamitin. Malalaman mo lamang kung ang pasyente mo ay ginamitan ng ganitong uri ng pangungulam kung ito'y iyong masuri sa pamamagitan ng pagtatawas o depende kung anong uri ng pagsusuri ang inyong gamit. Basta importante malaman mo ito. Kadalasan itong ginagawa ng mga mangkukulam. Isa sa mga sinyalis na mararamdaman ay hindi mapakali ang biktima, hindi makakatulog at laging sumasakit ang ulo, mawala ang gana sa pagkain hanggang sa ito'y unti-unting pumapayat na,
hindi mo malaman ang dahilan. Usalin sa isip ang orasyong ito ng 3 beses nang may masinhing nais at ihihip ito sa toktok ng pasyente at ihihip din ito sa isang basong tubig at ipaiinom sa pasyente. Gawin ito araw-araw hanggang sa gumaling ang iyong pasyente. Narito ang orasyon. Suwok, sumok. Suwo, sumok, uwok. Sumok, suwok. Suwok, sumok. Suwo, sumok, uwok. Sumok, suwok. Suwok, sumok. Suwo, sumok, uwok. Sumok, suwok. Siguraduhin mabanggit sa isip ang orasyon ng dahan-dahan at klaro. Iwasang magkamali. Kung ang ginamit sa pagkulam sa pasyente ay kabibi, koral o anumang mula sa dagat o tubig, ito ang salitang gamitin. Ang orasyong ito ay nai-upload ko na minsan sa ating channel, pero uulitin ko uli dahil ito ay napabilang sa uri ng epekto ng kulam. Ang palatandaan ng may ganitong karamdaman ay lumalaki ang tiyan ng pasyente dahil ito ay ginamitan ng tubig-dagat. Minsan lulubog at liit ang tiyan ng pasyente. Depende sa panahon ng karagatan, mayroong high tide o low tide, kaya ang tiyan ng pasyente ay paiba-iba ng laki. At ramdam niya na laging busog o puno lagi ang tiyan niya, kahit hindi naman siya kumakain, at nahihirapan siyang huminga at makakilos. Usalin sa isip ang orasyon ito ng 3 beses nang may masiling nais, at ihihip ito sa tuktok ng pasyente, at ihihip din ito sa isang basong tubig, at ipaiinom sa pasyente. Gawin ito araw-araw hanggang sa gumaling ang iyong pasyente. Narito ang orasyon. Narito ang orasyon. Miri juwin, mini wogo inim, mi wo jerim. Miri juwin, mini wogo inim, mi wo jerim. Miri juwin, mini wogo inim, mi wo jerim. Pwede rin itong ihihip ng 3 beses sa langis at ipahit sa tiyan ng pasyente. Sa ganitong uri ng espiritual na karamdaman, bago mo umpisahan ang panggagamot sa pasyente, ay mainam na gumamit ng halamang gamot. Kumuha ng 14 na dahon ng atis. Ang 7 piraso ng dahon ay pakuluan ito sa loob ng 10 minuto at usalan mo ito ng mga pangwasak ng kulam o barang at pagkatapos ay ihalo sa isang balding tubig at ipangliligo sa pasyente. Gawin ito sa araw ng Biyernes ng umaga bago umpisahan ang gamutan. Ang natirang 7 dahon ng atis ay ilaga din ito. 7 dahon ng atis at 7 basong tubig. Pakuluan sa loob ng 10 minuto at palamigin ito. Dito mo iusal ang mga orasyon. Ipainom ito sa pasyente sa loob ng 7 araw. Tandaan, ang nilagang atis ay hanggang 3 araw lamang ang itatagal. Magpakulo uli ng atis pagkatapos ng 3 araw hanggang sa 7 araw. Ang halaman ng atis ay malaking tulong upang matanggal ang epekto ng kahit anong kulam o barang, kaya mahalaga na kilalanin ang punong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa mga nagnanais o gustong madaligan ang kaalaman tungkol sa ganitong usapin, ay mag-subscribe lang po at i-click ang bell icon para sa aking mga features upload. Panoorin din ang aking mga nakaraang video para dagdag kaalaman. Salamat po and God bless us all.